This place in fire, not getting lighter. See the light getting brighter. My eyes can comprehend the future ahead. Good afternoon po sa ating lahat and welcome once more to our ABC of G12 Vision. And we are continuing our lesson on winning the loss. Alam po natin na ang heart ng G12 ay ibalik, i-reconcile ang mga tao sa Panginoong Jesus. And that is the Lord's mandate for us, is to win souls and make disciples. Yan po ang heartbeat ng Panginoon, ay ang ibalik sa Kanya ang Kanyang mga kaluluwa na niligtas niya na sa krus ng Kalbaryo. And today, I would like to share with you other forms of winning the lost. Ayan, marami pang paraan ng pag-win ng souls sa Panginoon. Ayan. Nais ko pong dalhin kayo, unang-una, makita natin ng winning souls is a privilege. Yan. Sabihin po natin, privilege. Ibig sabihin, hindi lahat ay talagang natawag, no? Tayo ay pinili na maging ambassador ng Panginoon and to reflect His character and His purposes. Sabi po sa Daniel 12 verse 3, babasa natin dito sa aking background, meron ako ditong galaxy sa aking likod. Shine as bright as the sky. Di po ba? Shine as bright as the sky and those who lead many to righteousness will shine like the stars forever. So, nais po ng Panginoon tayo ay mag-stand out at mag-stand out po tayo as far as the heaven is concerned when we win souls. Alam niyo po, ang mahalaga sa Panginoon ay yung talagang nagdadala ng kaluluwa sa Kanya. Yan ang standout sa heaven. Kasi po sa heaven, nakaabang lahat yung mga anghel. At sabi doon ay, sino man, isa man na magsisi, isang makasalanan na magsisi ay nagsasaya, nagpa-party ang buong galaxy, ang buong universe. Kaya naman kung ikaw ay nakapagdala ng kahit isang kaluluwa, at hindi lang kaluluwa, multitude sa Panginoon, ay para ka talagang big star talaga. Sabi mo, Pastora, ayoko naman maging sikat. Pero syempre, di ba, napakasaya na i-celebrate ang pagkakaligtas ng isang tao. Last week nga po ay tuwan-tuwa ako dahil finally, napatanggap ko po sa Panginoon yung aking kapitbahay. No? Nag-umpisa lang ako dun sa pagbibigay ng pagkain, ng mga pag nagluto ako ng pancit, binibigyan ko siya. And basta just being kind at binabati ko po siya lagi. And then when there was a tragedy that hit them, na matay po ang kanyang asawa, ay nandun po ako. Ako po yung tumawag sa kanya, nag-comfort sa kanya. And pinag-pray ko po yung family nila. And from then on po ay tinanggap nila ang Panginoon ang kanilang buong household. And siguro mga after 3 weeks, na-invite ko po siya sa Zoom.
padala ko siya ng mga SCYNL videos natin. At last week po ay nag-forward siya sa church to dedicate her life to the Lord. So, ang saya-saya ko po dahil alam ko na talagang as far as the universe, as far as heaven is concerned, ay talagang pumuntos, no? Nag-shine tayo as bright as the sky. Ibig sabihin, nagliliwanag ang ating buhay. So mga kapatid, gusto mo bang mas magliwanag ang iyong buhay? Amen. Let's lead many to righteousness. Okay? Pangalawa po, winning is not just a privilege. Winning is an act of humility. Pagpapakumbaba. Di po ba yan ay minodal sa atin ng Panginoong Jesus? Siya ay Diyos, nagkatawang tao, sinuot niya yung pagiging lupa, katawang tao, siya ay napagod, nagutom, umiyak, napahiya, kinutsa, at lahat, higit sa lahat, ipinako po siya sa krus. So, meron pong pagpapakumbaba. Sa ating pong pag-win ng soul, napakahalaga ng ating pagpapakumbaba. Una sa Panginoon. Na hindi natin kayang mag-lead ng soul kung sa ating kakayanan lamang. Napakahalaga po ng pagpapakumbaba. It's an act of humility. And of course, a demonstration of God's love. Kung tayo ay nililid natin ang isang tao patiently, prayerfully sa Panginoon, it is a real sign na mahal. May nangyari sa atin. We have to share something that has saved us for eternity, di ba? Sabi sa James 5:20, anyone who turns a sinner from his error, okay, will save him. Okay? Will save him. Ibig mo sabihin, no? Parang merong toxin, no? Toxin or poison. Tapos, ikaw ang nagbigay ng antidote, di ba? Ang kasalanan ay isang sakit ng espiritu. And sabi, all have sinned and fell short of the glory of God. At pag tayo yung nagdala ng antidote, that is the gospel, is the vaccine, is the antidote, okay, for sin. At natanggap nila ang Panginoon ay talaga naman naligtas. Diba, ang mga movies, yung mga superhero, bakit sikat na sikat sila? Kasi nakakapagligtas sila, diba? Si Superman, si Batman, si Spiderman, tuwan-tuwa tayo pag, well, finally, naligtas nila yung babagsak na sa tulay, mamamatay na, di ba? At naligtas nila. We feel like a hero. So, ganun din po. At talaga namang, winning is a necessity. Kailangan talaga natin to. Dahil ito ang bilin sa atin ng Panginoon, sabi sa 1 Corinthians, no? 9:16-17. Yan ay isang utang, parang, tayo yung naligtas, tapos hindi mo sasabihin na iba, paano maligtas? Tapos pupunta sila sa eternal damnation. Kailangan talaga po ay i-share natin ang salita ng Diyos. So kapatid, let's shine as the bright as the sky. And just like Jesus, let us be humble to do things. Nagte-text tayo kahit di tayo pinapansin. Di ba parang minsan yung pride natin, Dok, pinapansin. Or in-invite mo na, wala pa. Pero magtiyaga lang tayo, mga kapatid. Dahil tayo pinagtiyagaan din ng Panginoon. Amen. Let us lead many to righteousness. Yan po ang heartbeat ng Panginoon at ang ating G12 vision upang ang ating 12 ay maipasa natin ang DNA na ito sa ating mga disciple. God bless you. Let us pray. Lord, maraming salamat for reminding us that winning, Lord God, pleases your heart. Winning makes us stand out in the heavens. Winning is an act of humility. At winning, Panginoon, ay necessity talaga. Malapit ka nang dumating noon. Kailangan na. Ang oras ay talagang malapit na, Panginoon. And we have to do everything to remind people, to invite them, to pray for them. Lord, even yung mga kamag-anak namin at mga kapatid namin, mga kaibigan namin, Lord, help us to do everything to bring them back to you. Thank you for the Holy Spirit who will guide us. Thank you for your goodness and your love. Thank you, Lord, for this privilege of bringing souls to you, for helping people get back to your love, Lord. It's our way back into love, Lord God. Marami pong salamat in Jesus' name. Amen. Amen and amen. And let's win souls and make
disciples. God bless you.